Yo mga idol, kamusta? Yordinis Ugas at Errol Spence nakitaan ang kahinaan sa laban. At Cuadro Alas wala nang may sinayang na panahon sa UK. Pero bago lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So halos mahigit isang taon na nga ang nakakalipas nang nakitaan ng mga boxing fans ng hindi magandang kondisyon ang WBA welterweight world champion na si Yordinis Ugas. Sa kanyang kaliwang bicep na tila namamaga sa uwiin ito sa laban niya kontra sa ating pambansang hamao Manny Pacquiao. Kung saan matapos makuha ni Ugas Boy ang malaking panalo niya kay Pacman. E saka pa lang nito inamin na may iniinda daw siya ng injury sa kanyang bicep na hindi pa nangyayari ang laban nila ni Pacman. At ngayon lang nito sinabi para hindi siguro mawala sa kanya ang pagkakataon na makalaban ng Pinoy Legend. Pero okay na rin daw ngayon sabi ni Ugas dahil sumailalim na ito sa isang surgery. Bagamat kahapon lang nga po, sawiin ito para sa laban ni Ugas kay Errol Spence Jr. mamaya. E nakitaan na naman ng mga boxing fans ng pagka-weird ng kaliwang bicep ni Ugas na tila hindi ito pantay kung ikukumpara mo sa kanyang kanang bicep. Kaya ang tanong ngayon ng mga boxing fans, kung fully recovered na kaya ang injury ni Ugas Boy o baka kagaya sa ginawa nito sa laban sa Pinoy Legend, itinatago rin ito na may iniinda siya ng hindi maganda sa kanyang katawan. Alang-alang sa history na unification nila ni Errol Spence. Samantala bukod sa napansin ng mga fans kay Ugas Boy, meron din sila napunas sa naging galawan ni Errol Spence Jr. kahapon sa weigh-in. Halatang halata daw kasi napagod na pagod ang katawan ng unified champion. Animoy wala na itong tubig sa katawan, yung sobrang dry talaga, na hindi na nga siya nakatagal sa stare down nila ni Ugas Boy. At mas lalong na-confirm ng lahat sa kanyang interview pagkatapos makuha ang timbang, na sa boses pa lang ni Errol Spence, ramdam na natin na wala itong lakas. Nauna na kasi na sinabi ni Errol Boy na noon pa ang pinakamalaking problema talaga nito ang timbang kaya sa laban nito kay Ugas and nag-hired pa siya ng nutritionist para makuha naman ang tamang timbang. Great show, great performance. Shout out to my family over here. Y'all already know, number one. I love you guys. Samantala sa kabilang banda naman mga idol, General Casimero wala na may inaksaya na panahon sa UK. Ensayo na kaagad para sa kanyang paparating na laban kontra kay Paul Butler, kung saan sa post ni Stephen Lunas na ngayon siya ang magsisilbing head coach ni Cuadro Alas dahil bigo makasama ang kanyang kuya na si Jason sa UK. E pagkalapag na pagkalapag nila sa UK kahapon ng umaga, ilang oras lang ang relax ng WBO World Champion. Sumabak na kaagad ito sa training sa labas ng arena na paglalabanan nila ni Paul Butler, kung saan kitang kita naman natin mga idol na determinado talaga si Cuadro Alas na hindi siya magkakaproblema sa kanyang timbang at the same time maging 1000% ito na handa sa oras na laban ito sa kanyang mandatory challenger. Yeah, si Champ dito po siya malalaban next Friday guys, MNS Bank Arena, katabi lang po ng hotel namin to. It's 7 PM, karating lang namin kayo ng umaga mga 9, pahinga ng konti. Training agad. Para ano? Ayan po yung virtual. Ayan o.